Ay, mga vlogs, kumusta kayo dyan? Ay, try nating ilinisan yung garahe para may pasok yung kotse for the winter. Yun ang ating assignment for today. Yan. Ito yung pinalit ng sa kaibigan namin, Acura MDX. Ganda. Black. Yeah. Walang windshield, ano? No windshield damage. Yung. Ito yung rental. Ito yung papasok ko, Ford Focus. Yeah. Para may room tayo dito pag nag-snow. Merong ano, ibon na woody woodpecker ata, nagpe-peck sa wood. Ayan, ayun, maririnig nyo, pinipeck niya yung wood. Ayan ko, binubutas niya para gumawa siya ng bahay niya o kumakain. Hindi ko lang alam eh, pwede kayong mag-comment vlogs, ha? Pagka lumapit kasi ako, baka lumipad eh. Ayun, lumipad na. Hindi, umukunta lang pala sa likod. Ayan. Umakit eh. Umakit siya eh. Ayan. Ayan mga ka-vlogs. Ang tanong, essential ba talaga ang sasakyan dito sa Canada? Kasagutan eh, depende sa sitwasyon nyo. Kasi lahat ng bagay na dapat mong puntahan dito, kailangan ng sasakyan. Mapa-inyo man ang sasakyan o mapa-transportasyon na kagaya ng bus. Yun, essential talaga. Depende lang kung ang iyong trabaho ay walking distance. So yan, at ano na ang iyong tawag nito, hindi mo na kailangan na sakyan, walking distance lang yung trabaho. Ayan, so pero kailangan talaga may sakyan kayo. Alam nyo, kasi nagay ng sabi nila, oh, mag-Cadillac na lang ako. Ano yung Cadillac? Cadillacan. Pero malamig. Kung magka-Cadillacan ka, o kaya mag-limousine ka, yung 28 windows. Ano ba yung 28 windows na limousine? E di yung bus. Kasi daming windows yun. Tsaka stretch. Diba? Yun. Ayun, yung joke lang po. Pero sa depende kayo kung saan sa Canada. So dito sa North BC, essential na may ano, may sakyan. Kasi extreme talaga ang weather. Kailangan mo nga, yung iba may remote starter eh. Para ma tawag nito, mag warm up. Tapos meron pa silang plug-in, hindi dun sa EV ah. Hindi para sa electric vehicle, kundi para dun sa para ma-heat yung oil. Matawag dun, kalimutan ko yung heat the oil. North, para sa northern package yun eh. Kasama na yun, ma-heat yung oil niya.
para hindi siya pagka nag turnover yung makina, hindi masira metal to metal. Yan, para yung oil eh hindi mag-frozen. Kaya pagka yung ano dito eh winter, ang viscosity ng oil mo is thinner, eh? So 0W yung thinner oil, 0W30, o this is yung pataas naman yung 40 yung sa temperature, no? Ayaw kung tama akong temperature, pero 0W, hindi ko lang alam kung anong meaning ng W, at yun yung viscosity, 0W30. Yung sa sakyan namin is 5W20, so pwede akong mag 0W20 pagka winter para hindi ma-frozen. Pero sabi nila kasi pagka mas malaki yung mas mataas yung viscosity ng oil mo eh mas mataas yung oil pressure daw ata. So pwede ka mag 5W20 pagka medyo luma na yung sasakyan para yung oil pressure niya is more, I guess it's better for the car. Kasi yung metal niya mga yan, oh. So kailangan talaga may magandang oil tsaka laging change ng oil ang sasakyan dito, no? So baba ingay ng aso, napakaliit na aso, napakaingay. Yung malalaking aso, napakatahimik. Ano ba yan? Doon ata rin natin sa tao. Ewan ko. So ay, napakaingay na. Mahina naman boses minsan. Pabablog. Yan o. So nag-i-improve tayo as we go along the vlogging, ano? Kailangan ni taasan mo yung boses. Minsan napapahina dahil yung ibang tao parang nakakajahe ba, nakakahiya ganyan, pero alam na nila siguro yun. Pagka nagsalita ka, nagbablog ka. So, yun. At saka pagka ano ba to? Grabe yun. Parang pinakaina ng bear. So kaya nga pala ako nag-vlog, ano, dahil yun, para matulungan natin yung ating mga kapunta pa dito at yung nandito na, yung mga bago sa atin sa Canada, at saka yung mga ating mga vloggers na Filipino, Canadian vloggers din. Supportahan natin, no? Don't forget to leave a like. Yeah, para ako pag pinapanood ko yung mga Pinoy vloggers, minsan hindi ko natatapos, pero I leave a like. Libre lang naman yun, eh. Para lang konting tulong, di ba? So, tsaka kung merch, may merch ka, check out the merch kung gusto nyo. Check out the merch store on Rob TV Philcon Life. And so ayan mga vlogs, ang essential talaga ang transportation. Kaya pag kami dalawa, tatlo ka, kotse, apat minsan, it's not for pampayabang, or it's para gamitin mo sa trabaho mo, para makating ka ng point A to point B, at para mag yung iba kasi bago, para very reliable. Pero it's not necessarily for pampayabang, no? Kasi dito sa Canada wala naman, lahat busy ang tao, buhay ng tao rito. So
parang wala kang time na isipin na yun eh. Isipin mo lang yung survival and happiness ng pamilya mo, di ba? Yun talaga ang ano, ang pakay natin dito sa Canada para kumita. I mean, yun nga, Canadian dream. Kaso mataas na ang inflation ngayon, pero kailangan talaga magtrabaho. So, yan, sa ating mga subscriber, hit the like and hit the bell notification para updated kayo sa ating mga videos. At sa susunod po, see you later. Like, share and subscribe to my channel.